السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. Welcome po kapatid sa West Damam Islamic Center. Pwede po bang ipakilala ang iyong sarili sa amin? Ako nga po pala si Cesar Dabin na ngayon ay naging Yasser Dabin na tubong Cebu po ako at kasalukuyan nagtatrabaho dito sa Ceramica mula 2000 hanggang taong kasalukuyan po. Brother, ano po yung pananampalataya ninyo before, bago kayo nagbalik Islam? Bininyagan po akong isang Katoliko at tumira po ako sa aking lola na isang Protestante. So, ayun, parang naging Protestante rin ako. So, papaano nyo natunghayan ang Islam sa pananatili nyo dito for 11 years, ayon sa naikwento mo sa akin? Paano nyo na kita o natuklasan ang Islam? Mahilig po kasi akong magbasa ng mga babasahin, mga Islamicong babasahin. Pag pumunta kami ng mga mall, ganyan, hinahanap ko agad yung mga istan ng mga Islamicong babasahin at binabasa ko po ito. At dito po nalaman yung about sa Islam. So brother, alhamdulillah, ano po yung bagay na nag-akit sa iyo sa pananampalatayang Islam? Isang bagay na nag-akit po sa akin sa pananampalatayang Islam ay ang kadilisayan po ng doktrina at ang kaisahan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ito po yung naging dahilan upang yakapin ko po ang pananampalatayang ito. So, paano nyo formal na niyakap ang Islam? Meron po kasi akong isang kaibigan na isa rin po siyang balik Islam. So, nagtanong-tanong po ako sa kanya tungkol sa kung paano po ba yakapin ang pananampalatayang ito. At ibinigay niya po sa akin yung number at tinawagan po yung daya ng West Damam Islamic Center at nagsyahada po ako sa kanya. So, paano ang buhay mo noon, ang relasyon mo sa Allah at ang relasyon mo sa iyong pamilya nung hindi pa po kayo Muslim? Yung buhay ko noon, siguro lasinggero ako noon . Tsaka walang direksyon yung buhay ko. At ang relasyon ko naman sa Allah, minsan sumimba pag naisipan at mas marami yung hindi. At sa akin namang, at relasyon ko naman sa aking pamilya ay okay naman mula nung kahit hindi pa ako nag-Muslim. So ngayon na Muslim na kayo, ano yung kaibahan patungkol sa buhay mo, sa Allah at sa pamilya mo? Nung niyakap ko yung pananampalatayang Islam, malaking pinagbago po sa aking buhay dahil unang-una hindi na ako umiinom ng alak at natanggal ko rin yung aking paninigarilyo. At ang relasyon ko sa Allah subhanahu wa ta'ala ay dinadakila ko siya sa araw at gabi at nalaman ko kung paano siya sambahin, yung tamang pagsamba. At yung relasyon ko sa aking pamilya ay alhamdulillah mas naging mabuti kaysa noon. Subhanallah, Allahu Akbar. So, ano ang pwede mong maipayo sa ating mga bagong Muslim para sila tumibay katulad nyo? Siguro mas mainam para sa kanila ay mag-aral at isabuhay ang kung ano mang kanilang natutunan sa kanilang pag-aaral at ipakita sa mga non-Muslims na ang pananampalatayang Islam o ang isang Muslim kung ano yung itunuro sa kanila, isabuhay po nila para maging daan po rin sa ibang hindi pa nagiging Muslim. Inshallah. So ano ang huli nating maipayo sa mga hindi pa po mga Muslim para tuluyan na nilang matuntun o matagpuan ang pananampalatayang Islam?
Ang masasabi ko po sa mga hindi pa Muslim or wala pa sa mga pananampalatayang ito ay pag-aralan po nilang Islam at huwag po silang makikinig sa kung anumang sinabi ng mga balita o sa mga anumang media na pinapalabas nila tungkol sa mga Muslim. Dahil ang mga Muslim po ay tao lang po sila, pwede rin po sila magkamali, so hindi po sila perfect. So pag-aralan po nila yung Islam, hindi po yung mga Muslim. So maraming salamat kapatid, nawa ay kapulutan ito ng aral sa atin. Jazakallahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.